Inaamin ko sa makapagalit ng Diyos at sa inyo mga kapatid na labahan ang matasaya sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulong. Kaya sinasama ko sa mga pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem, nakasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sa pagka ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat ng kaligtasan na pinangaral ko sa mga hindi. Ginawa ko ito sapagkat ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagawa. Sa nakaraan at sa kasalukuyan, sa halip, kinilala nila ako inirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang maaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos ng hirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ang siya rin humirang sa akin bilang apostol sa mga hindi. Napatid nila Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligin ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasigwa namin na kami sa mga hindi at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag namin pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan mong sinabi sa kanya mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaki pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hindi. Subalit nang dumating ang mga pangayon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila.
sinabi ko kay Bernadine sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang kutyo ay namumuhay na parang hintil at hindi lang isang kutyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay ng gaya ng mga kutyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kay Marta at kay Maria.
yung kahalagahan ng pangalangin. Napakahalaga ang pagdarasal. At sabi mo ako kahapon, doon sa nakasimba sa kahapon, ang aming pagdaya ay yung aming pangalangin, hindi lamang po dahil tayo ay humihingi ng remedyo. No? Sabi na natin kasi mayroong nuestra senyora de remedyo. Humihingi ng remedyo kasi umalpak. Ay gusto natin na maayos kasi hindi maganda yung pangyayari. Ang panalangin hindi lang sana pang remedyo. Dapat mo ang panalangin pang simula. Bago pa tayo magsimula, dapat tayo ay magdarasal. Para yung ating pagkilos, kung mayroong magre-repetuhin, hindi na ganun kalaki. Kasi nakinig tayo sa Diyos. Naging maliwanag sa ating yung instruction ng Diyos na ganito yung gagawin natin sa ating buhay. Na sa dalawa na hindi tayo magkabalay-balentong sa ating pagkilos sa mundong ginagalawa natin. Kaya kung Diyos ikaw magpaging maayos, hindi na namin kailangan ng remedyo. Eh kung isa na kasi kapag tayo magdarasal, yung pauli, dapat walang yung pauna. Yung una, na bago pa tayo ng Diyos, tayo ay nagdarasal. Sa pagkakit yun po, sa isang nga, minsan nananakit si Jesus. Pagkatapos na, tsaka siya nagturo sa kanyang mga alaman. Ay sinabihan siya kung paano siya manalangin. At makita natin, kalimitan si Jesus ay sa umagang umaga ay mananalangin. Yun ang muna niyang ginagawa. Ang una-una yung magdasal. The first order of the day is to pray. Manalangin. Ang sana po, maging bahagi ito ng ating pagkilos. Unahin natin yung manalangin. At tinuruan tayo, kasama ng mga alagad, kung paano kung ano yung pagdarasal, itinuro sa atin yung puro ng ama namin. Pero sa ating ama namin, itong ama namin, ay hindi lamang po ang puro ng dasal o inilalagay po ito yung laman noong panalangin ama namin na kung tinignan po natin ay bahagi po na tinatawag ng acts, pagpupuri, pasasalamat, paghingi ng tulong, at pagsisisi. Yung apat na dapat ay nilalaman ng ating panalangin ay papuri, may pagpapasalamat, may paghihingi ng tulong, may paghihingi ng kapatawaran. At sabi nga natin, kaya sabi ko, dapat yung panalangin natin, hindi lang pang-remedyo. Kasi pang-remedyo lang, yun ang paghihingi ng tulong, o paghihingi ng tawa. Nakalimutan natin yung dalawa. Yung pag pupuri at pagpapasalamat na kung gusto po ay marami tayo dapat na ipagpapasalamat at pagpupuri ng pwede ni Jesus. Pero yun ang pagkatagawa na makita ko natin sa pagbawa namin pagkilos. Sa makita natin na tayo magdarasal, hindi sa pagkat may problema.
baka doon pa man din, sinasabi na sa amin ng Diyos yung mga bagay na dapat natin tuloy. At isang mahalagang elemento ko rin kaya rin, yung pakikinig. Kasi hindi natin malalaman kung anong sinasabi ng Diyos kung hindi tayo makikinig. Kaya, bahagi nito na kung saan ay maging gabay natin na masabi natin sa pagkilos nito, Lord, ito yung gusto ko na gawin ko ngayong araw na ito. Pero sana, ang tanong natin, Lord, ano ba yung gusto mo? Alin ba yung gusto mo? Kasi kung matusin ito, kung ano yung gusto natin, ay hindi na natin kung matusin kinakailangan pang makintay kasi yun lang gusto natin. Pero para makita natin kung itong pagkilos natin ay magiging maayos, makita natin ano ba Panginoon yung gusto mo? Ano ba kayong nais yung ipagawa sa akin? Ano ba yung pwede kong gawin sa sitwasyon na pinagbibilangan natin? At yun ay makakamit mo lamang at matatanggap mo lamang kapag inulunan mo yung panalangin. Kasi kapag inuloy mo yung panalangin, tsaka mo tinanong na, Lord, ano mo ang gusto mo sa akin at hindi ito nagkaroon na maayos? Ay, di lalabas na natin yung remedyo na lang na. Kung mararemedyohan pa, iba paano kung hindi na. So, ano na lang yung panalangin mo? To accept the things that I cannot change. Matanggap ko na lamang ang mga bagay na ito na bahagi ng aking pagkukulang. Pero wala ang problema kung ito talaga ay nangyayari. Pero kung isa, hindi namin napapansin na pwede naman hindi ito mangyayari. Ano lang yung nangulang? Hindi kami nakapag-usap. Hindi namin naitanong ng Diyos kung ano yung mas magandang gawin dito. Kaya napakamalaga rin po, no? Yung pagpapasalamat, pagpupuri, paghingi ng tawad, tsaka paghingi ng tulong. Yung dalawa, sagad na sagad na yun. Yung paghingi ng tawad, tsaka paghingi ng tulong. Pero kung isa, hindi tayo humingi ng gabay para na sa dalawa, hindi na tayo humingi ng tulong kasi kaya na natin, para hindi na tayo humingi ng magpapatawad kasi bakit ay naiwasan natin yung pagkakasala. So bagaman bahagi ng ating pagkatawad, there will be mistakes. Pero at least, sabi na natin, no? Ay mababawasan natin. Mababawasan natin. Ito po yung hamon yung gawin natin sa ating patuloy. No? Magdasal tayo, hindi para pang-remedyo. Magdasal tayo para ano? Sa simula pa lamang, maayos ng aming pagkilos. Na hindi na tayo ayon sa isang palta ng pagkilos. Kasi bakit? Ay sumunod tayo bakit sa kagustuhan ng Diyos eh. Bakit ba natin pahirapan yung aking sarili? Bagaman kami tayo magdasal para humingi ng remedyo. Pero ang Diyos, baka nakakalimutan natin, nagbibigay na ng instruction kung paano maging maayos yung ating buhay. Kaya kayo ay katawang tao mo siya eh. No? Tsaka yung naging tao, kahit na siya Diyos, yung bigyan pa tayo ng instruction kung anong kabuluti sa akin, hindi nyo ba magagawa yung kabuluti niya. Yun ay katiting lamang ng kanyang kapangyarihan na pwede niya ibigay kaysa doon sa kapangyarihan na siya yung naging tao at maging kayo sa natin. Maliit lang mo yung nabahagi.
Pero kaya lang po siya, ano sabi natin? Ay, hindi namin kasi nagagawa. Kasi akala natin yung panalangin, pang-remedyo lang. No? Hindi. Pwede mong pasimula. At yun ang ginagawa ng Jesus. Every in the morning, siya'y nagdarasal. Kaya ito yung hiniwala ko sa inyo sa turo na ito na ibinigay ni Jesus sa pagkakas. Maliban po doon sa pagpapasalamat, pagpupuri, paghingi ng tawad, at paghingi ng tulong, yung apat na elemento ng pag-alamin, sigurado po alam na natin yun. Pero siguro po ito yung makikita natin na kuminsan, mas malaki yung struggle. Mas malaki yung struggle natin yun, namin. Na bago tayo ng Diyos, magdasal ko na tayo. Kasi kung isa na ginagawa natin, kung may kilos tayo, tsaka lang kapag may problema, tsaka lang tayo magdarasal. Hindi. Magdasal ko na tayo para yung pagkilos natin mas maging maayos. At kung sakaling magkaroon ng problema nito o nabis, kakaroon din na rin yung aking pagdasalin. Kasi kung isa, when we start it wrong, may remedyo. Pero kung isa, napakaling na lang yung naibibigay ng remedyo na akong lutsin ay sana mas malaki yung maaalis na damage kung ang ginawa natin ay nagsimula na yung magdasal bago tayo kumilos. Kaysa sa kumilos muna tayo tsaka tayo magdasal. At higit sa lahat ano yun? When we pray, bago tayo kumilos, di mo may sabihin, inuuna natin ang Diyos. Maliwanag na inuuna natin ang Diyos. E ba paano kung kumilos muna tayo at saka tayo nagdasal? Hindi natin nakalimutan ang Diyos. Pero hindi Diyos ang inuuna natin. Malaki po yung impact mo. Kasi wala pa lamang napakalaki na ng atwa. Napakalaki na ng atwa. Kaya muna yung unahin natin. Pagkasal mo na tayo. Bago tayo po kinos. At sana po, huwag tayong kikinos na hindi mo na nagdarasal. Kasabi mo nga ng karangin ko, unless it is a matter of life and death. Pero kung it's not a matter of life and death, pwedeng maghintayan. Pwedeng maghintayan. Sabaka, kung talaga tama yung gagawin mo, hindi masama kung paghintay. Mas masama kasi kung isa na kapag hindi pa namin na papangalanan, para tayo ng para, ay wala na. Sabi nga natin ay mas malaki yung magagastos natin. Kasi we start it wrong. At yun ang pagiging bahagi ko ng papilos na masabi na, ito, talagang ang buhay natin ay nakatalim sa buhay ng panalangin. It's not only that we always pray. Yung tao niya palagi ng darasal. Good. Pero iba yung ang tao niya ang iuunan niya ay magdasal. Iba yun. At gusto natin na kami banal. Ay yun ang tatahapin natin. Hindi lang tayo palagi magdarasal. Unahin natin sa ating pagkilos ang magdasal.
Mayanti yung mga kapatid ng mga paghahay ng kalugan ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumig ka, tanggapin mo ang paghahay ng mga alay na inihangilin at sa pagliliwan ng dapat namin ganapin. Ang kabanalan ng ipagligtas namin sa mga amin sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo ng pasawa lang. Tinalugod mo ni Karina sa libutan na iyong pinagbabago at inanamal sa mamagitan ng mga mga pinalulugan. Kaya tulang na loob ang iyong ipinagamit ang mga pananakapiling mo lagi. Ang iyong pag-ibig at pag-amagpili. Kaya na isa ng mga akensis yawin ang papuli sa iyo na walang humpay sa kalamitan. Kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Ganyan naman ang matapos na punan, inawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabon niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inabinin niyo ang kalis na aming dugo ng bago at ulang kantipan. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pa kang matawad ang mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa paglamatay ng muling pagkabuhay ng mga namin nilalang namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kakas sa pagkakaroon ng pagkakasin. Kami nagpapasalamat ng gamitin niya ng panalang ngayon sa sarap mo para magbibigay sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa ay ang buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hinapin mo ang simbahan na tanong sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ang Francis ni Benaventura at ang tanang na pariyan. Lalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hintay na may magasang sila'y muli pagbubuhay kaya hindi na lahat ng mga kumahan. Kawalan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawalan mo ang hindi pa kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas.
Minsan ang mga pastor ang lahat ng mga pananan ako, may ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ng pag-uwi sa karanan mo. So, magigil niya mo na ang aking Panginoon. Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya sa kanya lahat ng karanan ng pag-uwi sa iyo. Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang kanya. Amen. Upang katulad ng mga alagad na tinuruan ni Jesus kung paano magdasal kasama-sama natin pangitin ang panalangin ng ituro niya sa atin.
Pagsigur po tayo, patalangan kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikigalanghati sa mga mahihirap at mga nangihirap ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan ng pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming itulong sa makapangyarihan ng Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay umihikayat sa amin ngayon upang piliin ang iyong pamamagitan. Buong kababaan loob kami nagsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na ipinuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay ito sa lupa. Ngayon na sa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa bathalang magdadao na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ang pag-ibig ni Jesu Kristo. Salamat.